Sa Marawi naman, eksklusibong nakakuha ang GMA News ng sniper versus sniper videos. Saksi po si Jun Veneracion. Gamit ang teleskopyo, kita sa videong kuha ng isang spotter ng militar, ang kanyang kabady na sniper, na pinuputukan ang mga sniper ng multi group. Pero gumaganti rin ng putok ang kalabang sniper na nagtatago sa butas-butas na gusaling yan. Kita pa nga ang tama ng bala sa salamin mula sa sniper ng maute. Aminado ang militar, pahirap sa kanilang operasyon ang sniper ng mga kalaban. Pero marami na raw naman silang napatay na sniper ng maute. Sa nakalipas na 2 araw, 11 maute ang nadagdag sa listahan ng mga napapatay sa Marawi. Lumiliit na po yung area ng mga maute. So mabilis po yung pag-move forward natin. Pero sabi ng Pangulo kahapon, masusundan pa ang pambobomba sa lungsod. And itong IS, I'm not talking of anybody else. Well, it could start in Mindanao. Hindi pa man ganap na tapos ang gulo, pinaghahandaan na ang rehabilitasyon sa Marawi. We already have locations for the future tent city. We're looking also for an area for the mass grave. May ilang sibilyan na rin pilit na bumabalik sa mga restricted zone tulad ng negosyanteng ito. Hindi man nabagsakan ng bomba ang kanyang bahay at hardware store, ninakawan naman siya. Sinungkap sa pagkakasimento ang kanyang kahadiyero na nasimot na ang lamang pera. Nalimas din ang kanyang mga mabahaling relo, designer bag, damit pati baril. Milyon-milyon piso ang halaga ng mga nanakaw. Yung ibang mga kamag-anak namin kung saan-saan napunta, kung saan-saan sila nakarating na walang dala. Kasi hindi namin alam na ganito yung outcome nito eh. Tapos babalik ka sa lugar mo, kung ganito pang babalikan mo, ano ba makukuha namin dito? Hindi patiyak kung sino ang mga nagnakaw na hindi unang beses na nangyari sa gitna ng gulo sa Marawi. Sana makarma siya. Kasi nabiktima na nga yung tao, biniktima mo pa ulit. Yun yung pinakamasakit nito. Biktima kami lahat. Pagdating ng sundalo yan, looted na yan yung area na yan. Mula sa Marawi City, ako si Jun Veneracion ang inyong saksi.